Ito ang cellphone video na kuha ni Chester La Rosa kung saan makikita ang isang lalaki na hawak-hawak ang isang babae. Ito mano ang senaryo sa hostage taking kanina umaga sa Quirino Avenue. Makikita rin na may itinututok na matulis na bagay ang nasabing lalaki sa liig ng kanyang hostage. Ayon sa hinold up na guro ng Dadiangas South Elementary School, mag-aalas 12:30 kaninang tanghali nang makita nito at ng kanyang anak na may pasilip-silip na isang matangkad na lalaki. Nakasuot na puting t-shirt sa labas ng kanilang classroom. Maya-maya pa ay nagdeklara raw ito ng hold up. Hindi ko na siya ginatingnan talaga na mabuti. Kaya ginaisip ko na ng paano kami maano ng anak ko. So yung i-close ko talaga ang door kaagad. Wala namang nakuhang pera ang hold-upper sa mga biktima nito. Hindi rin ito mawari kung nakadroga ba ang lalaking ng hold-up sa kanila. Ngunit kahit na ganun ay nagpapasalamat ito dahil hindi inatake ng high blood. Ayon naman sa magkaibigang Bambam at Jeboy, hindi nila tunay na pangalan. Narinig nilang sumisigaw ng hold up ang gurong si Glenda kung kaya't agad nilang hinabol at sinundan ang lalaking tinuro nito hanggang nakita nilang may hinablot itong babae at hinostage. Isundan na mo, nagsakit ko, na-hold up per. Pabot sa Munit Burgeran. Isundam niya babae mo to, tapos siyang gigunitan pasulod. Isang Sherwin Villanueva, 30 taong gulang, ang responsable sa krimen. Ayon sa kanya, nagawa lamang nitong manghold up dahil sa gutom. Habang ang pang-hostage raw ay nagawa nito para may pag-usapan ang publiko. Boss, ano nangyari kanina? Dito na lang. Dito na lang. Para na lang. May story on that. Naano pala kayo? Wala siya nakapag-problema sir, sa pamilya sir ba? Yeah. Libo na ko niya, wala ko'y kaon. Mga nang na, buhat ako dito nga, pero wala man ako siya gano'n sir. Nakala ko nung sir, wala ko'y kaon. Patyad na, pati gabi na sir ba? Tulo ay sa tulo na, tulo gabi siguro. Nakita kayo nga yan, ano. Wala ko ka nga droga. Sa ngayon ay nakadetina na ang sospek sa Police Station 1 habang ligtas naman at nasa pangangalaga na ng Women and Children Protection Desk ang babae hinostage dahil sa tromang nakuha matapos ang krimen. Jessa Leduna, Brigada News.